Maraming nagpadala sa akin itong video na to. Grabe, di ba? So, yung German Shepherd nung lalaki, inatake, poodle daw yan eh. Tingnan yung ginawa ng lalaki. Tingnan yung ginawa ng lalaki niya. Oh, hindi na niya alam kung anong gagawin niya eh. Rine-wrestling niya yung aso niya na tumwembong-tembong siya. Grabe. Kawawa naman yung mga babae, oh, tsaka yung poodle nila, oh, yung aso nila. Grabe. Tapos sigaw-sigaw pa yung lalaki. Ewan ko kung bakit siya sumisigaw, ano? Hindi ko alam kung ba't nagalit pa yata yung lalaki doon sa mga babae. Anyway. Ayan pa, pinagsuntok-suntok pa niya yung ano, yung aso niya. Eto gagawin niya, no? Ikaw yung may-ari ng German Shepherd, Melish ka. Sampalin mo yung mukha mo. Joke lang, ha? Joke lang yun, ha? Pero, ano ba? Pag meron po kayong ganyang kalaking aso, okay, hindi po biro yan. At least, dapat yung aso ninyo may proper training, may at least basic obedience. Okay, basic obedience, ibig sabihin yung aso mo makikinig sa'yo pag sinabi mong no, pag sinabi mong out, leave it. Dapat marunong yung aso mong makinig sa'yo. Hindi mo pwedeng hindi i-train yan. Kailangan mo ng training dyan. Halimbawa, ganun na, ikaw naman yung may-ari ng ano, nung maliit na aso. May leash ka, di ba? Pwede mong gawin, no? Matapang-tapang ka at hawakan mo talaga yung German Shepherd. Kailangan mo gawin yun, kundi kawawa talaga yung aso mo. Ipalibot mo to sa leeg niya, di ba? Malapit sa tenga, dito, banda dito sa ilalim ng shin, wag banda dito. Diba, ako, ganyan mo, ipilipit mo ito. Ipilipit mo ng mahigpit na mahigpit, tapos hilahin mo pataas. Ang purpose niyan is para huminto yung hangin doon sa windpipe. Kasi kahit anong gawin mo dyan, gamitin mo yung kamay mo para buksan yung bibig niya. Okay, ampas-ampasin mo yung aso, basain mo yung aso. Walang mangyayari dyan, guys, unless talaga malakas-lakas yung puwersa. Pero, pagka ito, pinalibot mo na at wala nang hangin si aso, walang magagawa yan, kundi buksan na yung bibig niya at tigilan niya yung ginagawa niya. It's the very, very important secret I'm going to teach you today. Kapag merong mga ganyang incident, alam nyo, lalo na yung mga pitbull, grabe, wala namang sakit yung nararamdaman eh. Wala naman yung pakialam kung suntok-suntokin yan, kahit nga sugat-sugat na yan. Wasak na yung panga niya, wasak na yung katawan niya, basta gusto niyo kumagat, kakagat yan. Isa lang, no, ang makakapagpigil dyan, pag wala na siyang hangin. You have to be decisive. Tanggalan mo na ng hangin. Kung ma-choke man yan at mag-turn into blue yan, pag binitaw mo na lang agad at makahinga pa rin yan, magre-revive naman yan. Yun lang po ang magagawa po ninyo. Take out the oxygen. Take out the air. Okay, so sa mga gantong sitwasyon, kailangan talaga huwag kang matatakot. Okay, yung hihilahin mo sa buntot, hihilahin mo sa paa, o kaya, yun nga, sasaktan mo, babasain mo, it might only agitate the dog. So be careful, guys. Kung ikaw nga ay may malaking aso, ipatrain mo sa amin sa Manalo Canine. ManaloCanine.com, yung website natin. Pumasyal po kayo doon, mag-chat po kayo sa amin, at may mag-a-assist sa inyo doon. Tuturuan kayo kung anong gagawin ninyo. Patrain po kayo, basic obedience natin. 20,000 lang yan. Mag-increase lang kami ng price ngayon. Magiging 25,000. Pero sulit na sulit po yun. Magagamit nyo na abang buhay pa yung aso ninyo. Meron kasi tayong training guarantee na lifetime. Wala namang may gusto na mangyari yung mga ganito. Lalo na kung tao pa siguro yun. Lalo na kung bata yun. Guys, grabe. Socialization and training lang ang kailangan ng aso ninyo para hindi mangyari yan, guys. Okay, ang advantage pati, kapag kahawak nyo to, tapos kumakagat yung aso, pagka bumitaw yan, kontrolado mo pa rin yung aso, huwag mong bibitawan. Kasi kapag hila-hila mo lang yung paa, yung bunto, tapos bumitaw nga, baka ikaw yung balingan. Pero kapag kahawak mo yung aso sa leeg, ganito, kahit na magkakawag-kawag yan, kalmutin ka, hindi ka niya makakagat. Basta malakas lang yung grip mo, malakas lang yung hawak mo dito sa loob. Diba? Isang sikreto sa paghawak nito, is pagka pilipit mo ganyan, ipulupot mo dyan sa ano, sa daliri mo, tapos i-grip mo ng malakas. Diba? Nakapalupot sa daliri mo, and i-grip mo para yung grip mo hindi kailangan na malakas, pero kontrolado mo yung hawak mo na leash. So, bibitawan mo lang o pag secure na lahat, mag-enjoy tayo sa mga aso natin, iwasan natin ang mga ganitong sitwasyon. Dr. Abel Manalo here, Manalo Canine, Meta Animals, mabuhay kayong lahat. Share news of friendship too, guys. Brought to you by SDN, the best dog food in the universe.